Magandang araw po sa inyo mga kasundo. Kamusta na po kayo? Kilala po ako sa pangalan na Monica. Kuya Barry, ako po ay nagmula sa probinsya ng Capiz. Tatlo kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Nasa unang baitang sa kolehiyo pa lamang ako noon nang mabuntis ang sumunod sa akin at maagang nagkapamilya. Nagpatuloy ako sa aking pag-aaral hanggang sa makapagtapos at nabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa bansang Dubai. Hindi na po ako nagdalawang isip pa noon na tanggapin ang trabaho dahil ang lahat ng mga ginagawa ko ay para sa kinabukasan at ikabubuti ng aming pamilya. 10 taon din akong namalagi sa ibang bansa bago bumalik sa bansa na aking pinagmulan. Kuya Barry, ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay walang kinalaman sa aking pinagtatrabahuan, kung hindi ito ay tungkol sa dinanas ng baryong aking pinagmulan. Ang kwentong ito ay nangyari ilang dekada na ang nakakalipas. Kwento na puno ng misteryo at kilabot. Hayaan niyo po ako at isasalaysay mula sa simula hanggang dulo ang istoryang ito. Malalim na napabuntong hininga ako habang nakatanaw sa mga tala na nagniningningan sa karimlan. Hindi ko maitatanggi na kakaibang ganda ang hatid ng mga bituin na nagkikislapan sa kalawakan. Subalit, hindi ko pa rin mapigilan na makaramdam ng kalungkutan. Kung iisipin, ay parang kahapon ko lang nilisan ang bayan na kung saan ako isinilang. Ngunit sino ang mag-aakala na higit 10 taon na rin pala akong hindi nakabalik sa lugar na aking pinagmulan? Kuya Barry, simula nang makapagtapos ako sa kolehiyo at natanggap bilang caretaker sa bansang Dubai, ay hindi na ako muling nakabalik pa sa bayang kinalakhan ko. Ang komunikasyon ko sa aking pamilya ay nanatili pa rin naman hanggang sa nabalitaan ko na lamang na sumakabilang buhay pala si Papa at ang bunso kong kapatid dahil sa ginawang pang-aatake ng mga aswang. Monica, hindi ka ba makatulog? Nawala ang atensyon ko sa mga tala nang marinig ko ang boses ni Mama. Bahagya akong tumagilid at humarap sa pintuan ng aking kwarto kung saan naabutan kong nakatayo doon si Mama. Ah, hindi naman po, Ma. Naninibago lang siguro. Matagal-tagal din palang hindi ako nakauwi dito. Mapait akong napangiti sa kahumakbang papalapit sa kama. Napaupo kami pareho ni Mama sa ibabaw ng kama. Sa loob ng 10 taon ay marami ang nagbago. Hindi lang ang buhay namin ang nagbago, kung hindi maging ang bayan, mga mamamayan at pamumuhay sa aming lugar ay malaki talaga ang ipinagbago. Nakakalungkot lang isipin na ang dating masagana at payapa naming lugar ay binalot ng misteryo at kababalaghan. Nang dahil din sa pang-aatake ng mga aswang sa aming lugar, ay namatay ang 2 lalaking mahal ko sa buhay, sina Papa at ang nakababata kong kapatid na si Miguel. Ay anak, masasanay ka rin. Wika ni Mama sa kahinawakan pa ako sa braso na animoy nagpapahiwatig na magiging maayos din ang lahat. E kailan ka pala babalik sa Dubai? Tanong pa niya, kaya sinabi ko na baka mag-iisang taon pa ang pamamalagi ko sa Pilipinas na ikinatuwa naman niya. Halos kalahating oras pa kaming nag-usap ni Mama bago siya lumabas ng tuluyan sa silid ko. Napag-usapan namin na bibisitahin kinabukasan sa sementeryo ang puntod nila Papa
at ng nakababata kong kapatid. Dati, simpleng pamumuhay lang ang meron kami. Maliit lang ang bahay na tinitirhan namin at gawa pa ito sa kawayan. Mahirap lang kami, ngunit mayaman naman sa pagmamahal at magandang asal. Kuya Barry, magsasaka po si Papa. Samantalang labandera naman si Mama, ngunit ang trabaho nila ay hindi naging hadlang upang makapagtapos ako sa kolehiyo at tuluyan kong naiahon sa kahirapan ang aming pamilya. Sa aming tatlong magkakapatid, ang bunso naming kapatid ang pinakamatalino at talentado po talaga sa amin. Simula elementarya hanggang tumapak siya sa high school ay palaging nakakapasok ito with honors. Hindi ko po namalayan na muli akong napaluha nang maalala ang mga alaalang nakaraan. Napasinghot pa ako sa hawak kong panyo bago nagpa siya na mahiga sa kama hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Kinaumagahan, kagaya ng napag-usapan namin ni Mama nang matapos kaming mag-agahan, ay dumalaw kami sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ni Papa at ng bunso kong kapatid. Nagdala pa kami ng mga bulaklak saka inalay sa ibabaw ng kanilang lapida. Pa, Miguel, kamusta na kayo dyan? Nasasabik na ako sa kakulitan ninyong dalawa. Uwi ka ako pa at muling inalala ang mga masasayang alaalang nakaraan na kay sarap balikan. Ngunit alam ko na mananatili na lamang itong isang alaala. Kuya Barry, inabot pa kami ng kalahating oras sa sementeryo bago nagpa siya na dumalaw sa bahay ng kapatid kong si Marco na pamilyado na ng mga panahong iyon. Dinalhan pa namin sila ng tinapay at imported na tsokolate na nagmula pa sa bansang Dubai. Nagkakwentuhan pa nga kami ni Conchita, isa siyang Bicolana na napangasawa ni Marco. May apat silang anak at mga lalaki lahat. Doon pa nga kami ni Mama na nanghalian sa kanila at pinagsaluhan namin ang inihaw na bangus na pinarisan ng mainit-init na kanin at hindi rin mawawala ang maanghang na sausawan. Pasado alas dos na ng hapon nang bumalik kami ni Mama sa bahay. Subalit bago pa kami tuluyan na nakauwi ay dumaan pa kami sa palengke. Mabilis na tumakbo ang oras nang hindi mo namamalayan. Buwan ng Mayo, taong 2000. Sariwa pa rin sa aking alaala ang gabing iyon. Gabi na binalot ng kilabot at kababalaghan. Halos magtatatlong buwan pa lamang akong nananatili ng mga panahon na iyon sa probinsya. Pasado alas 7 ng gabi at eksaktong Semana Santa, Kuya Barry. Kakauwi lang namin ni Mama ng gabing iyon matapos ang naganap na prosesyon sa simbahan ng Katoliko. Noong makarating sa bahay ay kaagad kaming naghapunan ni Mama. Pinagsaluhan namin ang mainit-init na adobong manok na ulam at piniritong talong. Nang matapos kami sa paghahapunan, ay ako na ang nagboluntaryong maghugas ng aming pinagkainan. At dahil dalawa lang kami ni Mama ang tangi magkasama sa bahay, ay mabilis ko namang natapos ang paghugas ng aming mga pinagkainan. Nagkwentuhan pa kami ni Mama sa sala bago kami nagpasyang magpahinga. Mag-isa lang ako sa aking silid at kagaya ng lagi kong nakasanayan ay napadungaw ako sa labas ng aking bintana nang bigla kong naramdaman ang malamig na pag-ihip ng hangin kung kaya ay nagmamadali kong isinara ang bintana sa pag-aakala na uulan.
hindi pa man ako tuluyan na nakaalis mula sa aking pwesto nang makarinig ako ng pagpagaspas na animoy mga naglalakihang pakpak bago ko narinig ang pagkalampag ng aming bubungan. Nang dahil sa pagkabigla ay hindi ko naiwasan na mapasigaw at mapaatras palayo sa bintana. Nakiramdam ako sa paligid hanggang sa nakarinig ako ng pagkaluskos na nagmumula sa labas. Ano kaya yung bagay na yun? Bulong ko pa sa aking sarili bago humakbang papalapit sa bintana nang bigla kong narinig ang sigaw ni Mama. Huwag ka sisilip sa bintana, Monica! Malakas na sigaw ni Mama kung kaya ay natigilan ako sa paghakbang at nagtatakang napalingon sa kanya. Naabutan ko pa siyang nasa labas ng kwarto ko. Hinihingal siya na animoy tumakbo, mapuntahan lang ako sa kwarto. Kuya Barry, napasulyap ako sa krus na daladala ni Mama at may bitbit pa siyang asin at bawang na ipinagtaka ko. Hindi ko pa nagawang ibuka ang aking bibig nang biglang may kumalampag sa aking bintana, kung kaya mas lalong napaatras ako papalayo rito. Hawakan mo ito, Monica. Huwag mo itong bibitawan. Papunta na sila Marco dito. Nag-aalalang wika ni Mama at pagtutukoy niya sa kapatid kong sumunod sa akin at doon ko napagtanto ang mga nangyayari. Iniabot sa akin ni Mama ang mga bawang na kaagad ko namang kinuha. Ma, bakit tayo inaatake ng mga aswang? Kinakabahang tanong ko nang tuluyan akong makalapit sa kanya. Nakiramdam ako sa paligid. Samot-saring emosyon ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon. Inaatake kami ng mga aswang. Hindi ko man pisikal na nakikita kung ilan sila, ay ramdam ko naman na hindi lang ito nag-iisa. Umalis kayo sa pamamahay ko! Malakas na sigaw ni Mama bago isinaboy ang asin sa bintanang may kumakalampag kahit na nakasara pa rin ito. Maya-maya pa'y natigil din ang kaluskos at pagkalampag sa bintana ng aking kwarto, subalit sinunod naman nila ang aming bubungan. Mabuti na lamang at hindi gawa sa pawid ang aming bubungan, dahil kung nagkataon, Kuya Barry, ay baka mas madali nila itong nasira. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Rinig na rinig ko ang mga ungol ng mga aswang at alulong ng mga aso. Kaagad akong hinigit ni Mama palabas ng kwarto ko hanggang sa makarating kami sa sala. Inutusan pa nga ako ni Mama na sabuyan ng asin ang aming pintuan at mga bintana na kahit na nanginginig sa takot ay kaagad ko namang sinunod. Maliban sa bawang, kinuha ko rin ang naiwang itak ni Papa upang pangdagdag proteksyon sa amin ni Mama sakali man na magtagumpay ang mga aswang na lusubing kami. Ah! Napasigaw pa ako nang namataan ko ang aswang na nakasilip sa labas ng aming bintana. Kuya Barry, pulang-pula ang namamagana mga mata ng aswang habang naglalaway na nakatitig ito sa amin ni Mama. Ang mga tingin niya ay parang nagagalit na anumang oras kaya niya kaming dumugin, subalit hindi niya magawang makapasok dahil sinabuyan ko na ng asin ang bintana. Walang tigil sa pag-ungol ang mga aswang. Nang dahil sa takot na nararamdaman ay dinuro ko pa ang isang bawang bago ipinaghalo sa asin
saka itinapon sa aswang na nakasilip sa labas ng aming bintana. Tinamaan siya ng dinurog na bawang at asin dahilan ng paghiyaw niya dahil sa init at sakit. Lumipad ito at bigla na lamang naglaho sa paningin ko. Kuya Barry, hindi nagtagal ay tuluyan ng nabutas ng tiktik ang aming bubungan. Sumilip ito sa amin. Kitang-kita kong nanlilisik din ang kulay pula nitong mga mata at matutulis ang mga ngipin na naglalaway pa. Napasigaw pa kami ni Mama nang makita ang pahaba na pahaba niyang dila at sinusubukan na abutin ang isa man sa amin ni Mama. Natatakot man, ngunit nagawa ko pa rin hilahin ang dila ng tiktik bago ito pinutol na ikinaungol at ikinasigaw niya dahil sa tindi ng sakit. Sunod-sunod na pagbubulabog ang ginawa ng mga aswang, kaya hindi ko mapigilan na mas lalong makaramdam ng takot at pangamba. Hindi rin naman naming magawang sabuyan ng asin ang aming bubungan dahil paniguradong maraming aswang na nakaabang sa labas. Kuya Barry, narinig ko rin ang mga sigawan na nagmumula sa labas ng aming bahay at mga putukan. Doon ko napagtanto na hindi lang pala kami ang nilulusob ng mga aswang ng gabing iyon, kung hindi maging ang iba pang kabahayan sa aming baryo. Napapikit na lamang ako at taimtim na napadasal sa makapangyarihan nating Panginoong Hesukristo na iligtas niya kami ni Mama at maging ang taong bayan mula sa kampon ng kadiliman. Bahagya pa akong napapapidlag nang may kumalampag sa aming pintuan. Napamulat ako. Napayaka pa ako kay Mama dahil sa pagkabahala. Subalit, napawi din kaagad ang takot na nararamdaman ko nang marinig ko ang boses ni Marco sa labas. Kuya Barry, nagkatinginan pa kami ni Mama. Nagdadalawang isip kung pagbubuksan ba ng pintuan si Marco o hindi dahil maraming mga aswang ang nag-aabang sa labas, subalit sa huli ay nagawa pa rin namin siyang pagbuksan ng pintuan. Kaagad namang siyang pumasok kasama ang higit kumulang sa 10 armadong mga kalalakihan na kasamahan pala niya. Noong makapasok sa loob ay sinarado naman kaagad namin ang pintuan. Ah, ayos lang ba kayo? Nasaktan ba kayo? Pasensya na, medyo natagalan kami dahil maraming mga aswang ang humarang sa dinaraanan namin bago kami naarating dito. Wika ni Marco at doon ko lang napagtanto na maraming kumalat na dugo sa kasuotan niya at maging sa kasuotan ng iba pa niyang mga kasamahan. May daladala rin ito na iba't ibang kalibre ng baril at buntot ng pagi. Ibinunyag sa akin ni Marco na kasapi pala sila sa grupo ng mga kalalakihan na nakikipagsapalaran sa mga aswang. Itinayo daw nila ang samahang ito nang magsimulang magasik ng lagim ang mga aswang sa aming baryo. Ibinalita rin sa amin na putol na raw ang kasamaan ng mga aswang dahil bago pa man ng atake ang mga aswang sa baryo ay nilusob na ng grupo ni Marco ang kuta ng mga aswang. Sinunog daw nila ang baryo na pinagtataguan ng mga ito. Subalit sa kasamaang palad, may iilan na nakatakas at naghasik pa rin ng lagim sa baryo namin. Ngunit kaagad naman nilang ginawa ng aksyon sa tulong ng mga otoridad at taong bayan. Huwag kayong mag-alala, ligtas na kayo at magiging maayos din ang lahat. Tandaan nyo, kabutihan palagi ang nananaig laban sa kasamaan. Manalig lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Naalala ko pang mga wika ng mga kasamahan ni Marco. Nagpatawag pa si Marco ng manggagamot upang matingnan ang kalagayan namin ni Mama. Ngunit sa awa naman ng Diyos ay wala namang kaming
may natamong sugat. Noong malabas kami sa bahay, humupa na rin ang kaguluhan. Biglang naglaho ang mga aswang na parang abo. Sa kasamaang palad, may iilan sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Kuya Barry, hindi ko po mapigilan na maging emosyonal ng mga sandaling iyon. Napaiyak ako at napayakap kay Mama at sa kapatid kong si Marco. Kinabukasan, kumalat sa radyo at dyaryo ang kaganapan ng gabing iyon at ang kabayanihan na ginawa ng grupo nila Marco. Marami ang nasugatan at namatay. Subalit, kagaya ng ibinalita ni Marco sa amin, tuluyan na ngang natalo ang mga aswang dahil iyon na ang huling gabi ng paghasik nila ng lagim sa aming baryo. Simula ng gabing iyon, wala nang may nagtangkang mga aswang na lumusob pa sa aming baryo. Tuluyang nanumbalik ang kapayapaan at kasaganahan sa aming bayan. Ngunit naging aral naman ito sa taong bayan. Mas lalong naging alerto sila at naging handa sa lahat ng oras. Lalo na at natutunan nila na ang panganib ay nasa paligid lamang. Kuya Barry, 4 na buwan pa ang inilaan ko sa aking pagbabakasyon sa probinsya na aking sinilangan bago ako bumalik sa bansang Dubai at doon ko na nakilala si Luis, ang lalaking napangasawa ko. Ngunit makalipas ang 4 na taon, napalitaan kong na mayapa na ang aking ina dahil na rin sa kanyang katandaan. Kung kaya't nagpa siya kaming umuwi ng aking asawang si Luis sa Pilipinas at sa probinsyang kinilakihan ko na lang kami nanirahan pagkatapos naming ikasal. Dumalo pa si Marco at ang pamilya niya sa aming kasal. Kuya Barry, bago magtapos ang sulat kong ito, nais ko munang magpasalamat sa iyo. Sana ay mapili niyo po ang sulat kong ito, ang karanasan ko na ilang dekada na nakalipas. Maraming mga pagsubok man ang dumaan sa ating buhay. Ngunit ang bawat isa sa mga hamon na aking pinagdaanan ay mayroong naiwang mga aral. Ilang dekada na rin ang nakalipas simula nang mangyari ang nakakakilabot at puno ng kababalaghan na karanasan kong iyon. Subalit sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat na animoy kahapon lang nangyari. At kahit gaano man kahirap ang sitwasyon na kinahaharap mo ngayon, huwag nating kakalimutan na palaging manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dito na po magtatapos ang aking istorya, Kuya Barry. Salamat po ng marami and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Monica. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.